Welcome to the Shaggy Airport at Terminal 4. Well, magta-travel po ako. I'm going home in the Philippines. Ako lang po mag-isa. So, before than that po, kailangan ko munang i-print out yung ticket ko kasi I am a connecting flight, so I need to print out ticket. From Singapore to Manila, Manila to Iloilo City. I mean, Iloilo Airport. Waiting po for our flight, so we're just resting for a bit. At may nakilala po ako mga Pilipina na katabi ko, nakasabay ko mga flight. So, ano din sila ng Manila lang din. So, sorry guys sa voice ko, a bit too husky kasi may sipon ako. I'm not feeling well. And this is my flight, was last month ago, so it's too late. Wala lang, gusto ko lang i-upload yung my experience na travel alone. I used to it na po na ako lang mag-isa palagi. Yung parang nasanay na din ako, tapos hindi naman ako kinakabahan kasi wala lang, nagawa ko na din how many times. So, be brave enough to yourself na parang mag-explore, to experience anything, huwag kayong matakot. Okay, we're on the board na po sa loob na po ng eroplano. So, waiting for the rest and the others na para makapag-settled kami at we're going home na. We're ready to go home. This is a life of the OFW, guys. Kung OFW ka, I guess experience nyo na din kung paano ang umuwi ng hassle, yung long flight, yung puyat, yung pagod, bit. Ganon. So, if you are OFW, overseas workers, so I guess you feel the way I feel. It's been a long years na hindi ako nakauwi ng Pinas, so I feel that, like, I feel excited na something like that, and wala lang, yung parang makakauwi ka ulit ng Pinas for how many years, then you're gonna check out if what is the new, kung ano yung improvement, kung parang curiosity mo na din kung anong meron, anong bago, especially meeting your family for how many years, guys. So, yeah, you feel what I feel. Ano may meron tawag nito, yung parang hindi mo nakita yung family mo for how many years, tapos ito nga, nasa eroplano ka, sa loob ng eroplano. So then kung wala pa kayong lakas ng loob na magtrabaho abroad, you are not brave enough to conquer, like, something, kung ano yung takot nyo na mag-abroad. Kung sa Pinas ka pa lang, hindi ka pa nakapag-fly, tapos takot ka nang umalis ng Pinas kasi you have your thoughts, your lot ng thoughts mo is negative thoughts. So, wag na kayong umalis ng Pinas. Wag na kayong mag-abroad. For serious advice na lang. Advice na lang po, yung parang experience ko na din po. Pero anyway guys, seryoso lang po. If ever na hindi naman po kayo ready mag-abroad, na magtrabaho ng abroad, or umalis ng Pinas, huwag na kayong umalis. You need to have physically, mentally, strong-minded na kapag gusto nyong magtrabaho talaga ng abroad. You will be alone for how many nights, for how many days, for how many years. Yun yung iisipin nyo, guys, na iisipin nyo na lang magtatrabaho kayo just only for your good, for your future, for a better future, for your family, yung ganon, yung parang for your family mo, for your future, yung ganon, to save and earn money. Yun lang ata yung iisipin nyo, at if ever na gusto nyo talagang umalis ng, kapag gusto nyo talagang mag-work abroad. So, it's not easy, guys. Even though, siguro kahit natanungin mo na lang yung, kahit natanungin nyo yung mga ex abroad na umuwi ng Pinas, either na, parang gusto na rin, parang mostly na ano, na kapag ka naka-abroad, tapos magkapag ka nakapag-ipon-ipon na ng konti. So, I guess they would be prefer to settle down or to, for good in the Philippines, guys. So, in my own point of view, so, but not at all, depends. Ladies and gentlemen, we have just landed at the Ninoy Aquino International Airport. Flights welcomes you to Manila.
Ladies and gentlemen, we have just landed at the Ninoy. Well, nasa Manila na po ako dito. Landed na ako. So, I need to transfer again. Again, from Manila to Iloilo. Another 1 hour and a half. Kasi yung travel ko in Singapore to Manila, it's like something 3 hours or all. Ganun. So, I need to transfer from Manila to Iloilo para ulit sa next flight ko at nang makauwi na din ako. Hindi po ako makatulog kasi nga malapit po ako sa bintana. I just want to watch the clouds, the sun, the sunset, yung nasa bintana ako. So, I can't sleep po. I just prefer to watch some of the scenery outside of my window. But I'm tired na po dyan. Haggard na po ako nyan kasi maaga po akong umalis kanina, that time, para sa may flight ko. Then, hapon na po ako dumating. Yan. Isa lang flight. Passing the mountains, the ocean. Yan yung ilang bundok po yung nadaanan. At the end, makakarating din po ako sa destination ko. So, Iloilo na po to na destination at waiting na lang po na makababa yung aeroplano. Well, quite near. At pagod na din po ako. I just need to sleep or like something I need to rest na parang gusto kong kumain ng hindi ko alam kung ano yung what I feel. Basta ho. Bale, hindi ko na po papakita kung sino yung susundo sa akin. Pero yung susundo po sa akin, pamilya ko po. But wala lang, ayaw ko lang ipakita. Ito lang po yung gusto kong ipakita, yung flight ko. Ay, nako. And waiting my luggage po. Waiting for the ages for this one. Antay ako ng intern ng luggage ko. Ang tagal, asa ka na ba yung luggage ko? Hindi ko pa makita yung luggage ko po. Ewan ko. Siguro nasa pinakaunahan yun. Na dahil sa nag-transfer yung aeroplano, kailangan i-transfer yung baggage ko sa may next flight na aeroplano. So, I guess it's... Oh, nakita ko na yung bag ko. Yung luggage ko pala. So, yes, this one na! And that's all, guys. I need to go home na. Thank you for watching.